Dito po tayo sa kasunod, no? Sa sulat ni Ellen G. White sa Christ Triumphant. Sa Christ Triumphant, sa kadigmaan ni Satanas at ni Kristo, 289, paragraph 4, ito po yung nakasulat, nung nagkakasala si Lucifer sa langit na nag-umpisa lang sa pagtaas sa sarili, tapos kasunod ay inaatake niya ang batas ng Diyos, ano po ang attitude o response ng Panginoon sa kasalanan? No? God in His wisdom did not use measure to force, to suppress Satan's rebellion. Hindi po siya gumagawa ng force to press o measure sa rebellion sa Satanas. Bakit? Sa solution for not a wisdom to people Satan. Para mapansin ninyo na nagkapasala sa Panginoon, mayroon bang parusa na ginagawa ng Panginoon? Changing his principles. Many would have looked upon him as one who had been punished with unjustly, and was number with him in his apostasy. Salitang apple. No? Ay, magaling si Satanas sa kanyang convincing power concerning the angel of God in heaven. No? Nagdadadaya niya. It's so good as his possession has been sealed. It is true. Meron sa si Satanas na ito po ay ang Diyos niya na kundi matagal. Ito ang sabi ng Apostol Pedro, hindi ni kapatatan. Sapagkat si Satanas na will brought
penalty of disobedience. Sa halip na hawak, hawak na ni Satanas. Ito yung mag-asawa sa Garden ng Eden. Sila ang masayang mag-asawa na hindi na kailangang magpagod, magtatrabaho, pagtanginin sila ng Panginoon. Pero si Satanas pumasok sa ahas. Kaya nga, ang rebellion sa langit ng nalipat sa lupa, nagkakaroon ng transition, no? Between the woman and her seed. And between the serpent, between the woman and the serpent, and the seeds of the woman and the seed of the serpent. And langit, mayroon ding batas doon kahit sila walang kasalanan. Sapagkat ang batas ng Diyos sa langit at batas niya sa lupa, ito yung tinatawag na test of loyalty. Bakit ko sinasabi na test of loyalty? Sapagkat ang batas ng Diyos nasa kalagitnaan ng garden. Pinakamahalaga, magiging center of their attraction. Sapagkat ito yung mahalaga. No? Na, yung napapansin ninyo, nang kinain ni Eva, ang nilabag niya ang batas ng Diyos, anong nangyayari? It brings penalty, sufferings, bandage, sorrow, and even in death. Pinalaya sila ng Panginoon sa Garden ng Eden sapagkat nandoon din sa Garden ng Eden ang kahoy ng buhay. Kung kakainin nila ang kasalanan, walang katapusan. So, tuloy ang rebellion. Sabi niya dito, Jesus declared, nung nagkakasala ang tao, nang nagkakasala ang mga anghel sa langit, nahulog dito sa lupa ang mga anghel na nagkakasala, ang sunod na atake ni Satanas, ang nagmamay-ari sa lupa, nagkakasala na rin si Adan at si Eva, anong ginagawa ni Kristo para labanan ang Satanas na nagtagumpay dito sa lupa? Sa ngayon sa sulat ni Ellen G. White, sa Christ, Triumphant, sa page 289, paragraph 7. Jesus declared that He would bear the penalty for sin, that He would conquer Satan by coming to the world and meeting the Pope on His own battlefield. Napapansin ninyo, nung nagkakasala ang tao ngayon, nabibiktima na ng kaaway dahil sa tinukso sila ng Diablo, ito yung sabi ni Jesus Christ. Jesus declared that He would bear the penalty of sin. Ililigtas niya ang tao. Papakanin niya ang parusa ng kasalanan ng tao. At kailangan tataluhin niya si Satanas. At by coming to the world and meeting the Pope on His own battlefield. Bababa si Jesus sa langit. No? At pupunta dito sa lupa. At labanan niya ang ginagawa ni Satanas. When Christ entered upon His campaign, Satan met Him and contested every inch of ground. No, mapapansin ninyo yung labanan? No? Na nakita ni Satanas na ang tao na bibiktima niya, siya na ang namamahala sa sanlibutan, bumaba si Jesus Christ para iligtas ang tao. Sa pamamagitan ng pagbabayad sa kanyang kasalanan. Nang dumating si Jesus Christ sa kanyang kumpanya sa pagligtas sa tao, Satan met Him and
contested every inch of ground. Every inch of ground. Exerting his utmost power to conquer him. Ito yung ginagawa ni Satanas. Much was involved in this controversy. The question to be answered, where is God's law imperfect? Isa sa mga tanong na dapat masagot dito sa labanan na pinaglalaban ni Kristo at pinaglalaban ni Satanas, sapagkat si Satan sa langit, anti-law. No? Antay siya sa batas ng Panginoon. So si Jesus, hindi pwede. No? Ang tanong ngayong gabi, is God's law imperfect? In need of being amended or abrogated? Or it is immutable? Is God's government stable? Or it is in need of changes, not only before those living in the city of God, but before the inhabitants of all, the heavenly universe, where this question to be answered. No? Sa labanan ng bumaba si Jesus Christ, maraming mga katanungan ngayon na makakahanap ng kasagutan. Kung ang batas ba ng Diyos ay mananatili? No? Kailangan ba ito ng pagbabago? Alam ninyo, din ang ipinanganak si Jesus Christ, nang pailigtas niya ang tao, bumaba siya sa lupa, siya ay nagpaanyong alipin, ipinanganak. Napapansin ninyo, tayo ipinanganak sa hospital. Si Jesus, pinanganak sa sabsaban. No? To conquer Satan and in his rebellion. No? Mapapansin ninyo? At pero, mayroong mga wise man na aral sa prophecy. From the manger to the cross, Satan followed the Son of God. Sa tukso ni Satanas. Di ba? Mapapansin ninyo yung temptation of Christ doon sa wilderness. Kung ikaw ay anak ng Diyos, gagawin mong bato na tinapay. Huh? Bakit kung gagawin niya yung bato na tinapay, hindi ba pwede? Pwede. Pero bakit hindi niya ginagawa? Alam niya kung kailangan niya. Bakit sa salita? Kung kailangan niya ibigyan ng buwan si Satanas sa siya ay kaaway na kasalunin niya. No? Kung ikaw ay anak ng Diyos, tumanon ka sapagkat nasusulat. No? Gumagamit din si Satanas ng Biblia. Kaya sabi niya dito, the more familiar you become with the temptation where with human being and business, the more better prepared he was to succor and to tempt. The more na matutulungan ni Kristo ang mga tinutukso. The severity of the trial to which Christ was the value of the object to be gained or lost by his success or failure. Not merely because of one world were involved. This world was the battlefield, but all the world that God had created were affected by the result of this conflict. Ang mga batas na nilagay ng Panginoon dito sa ating planeta, batas din sa kanilang planeta. No? Not merely the interest of the one world were to involve. This world was the battlefield, but all the world
Ang words dito marami sapagkat mayroong ibang planeta na tinutukoy. That God had created were affected by the result of the darkness. Sapagkat ang isyo dito patungkol sa batas na Diyos. Okay, napapansin ninyo si Jesus Christ. Mayroong mga talata sa Biblia na si Jesus Christ habang dinadilim pa si Jesus Christ, he went to the solitary place to pray. Walang araw na harapin ang Panginoong Jesus na hindi niya pinaghandaan ang pagharap sa kanyang kaaway. At dito si Satanas, ito yung misteryo ng kabanalan na si Jesus Christ nagiging tao na perpekto, tao na banal. Sapagkat ang misteryo sa kabanalan, makikita natin kay Jesus Christ. He loved mercy. He do justly, he loved mercy. Lahat ng mga tao pinaglingkuran niya. Every day, the ministry of Christ to heal the sick. No? To open the eyes of the blind, pagbuhay sa mga patay. Because this is the ministry of Christ. Lahat ng mga ina-applic ng kanyang kaaway, binigyan niya ng kalayaan. No? Napapansin niyo, mga patay, binuhay niya. No? Ito yung gawa ng kaaway, pero binigyan niya ng solusyon. No? Isa pang babae na he was possessed by 7 demons, si Mary Magdalene. Pero pinalaya siya ng Panginoon. Lahat ng gawain ng kaaway nilalabas. Ni Satanas. Pero ang turo ni ng Panginoon, ito po ang turo, misteryo ng godliness. Napapansin ninyo, in order that he might reign as supreme ruler, na ginagawa ni Jesus Christ ang maraming ministry sa paglilingkod sa mga tao, nakikita ngayon ang kabutihan. Lahat ng wala ang kanyang kasinungalingan. Kaya nga, habang si Jesus Christ gumagawa ng kabutihan, ang kasamaan kasi, mga kaibigan, pinalo ito ng Panginoon sa paggawa ng kabutihan. No, nakikita ninyo mula sa pasimula ng kasalanan, walang kabutihan na ginagawa si Satanas. Pero nang dumating ang Panginoon, lahat ng kabutihan ginagawa niya. Dito, sabi niya sa sulat ni Ellen G. White, in order that he might reign as supreme ruler, Satan sought to overthrow Christ. Ah, ito yung para sa power, kailangan alisin niya si Kristo. Ano kanya ginagawa? He planned the murder of Christ for no other reason than that. To the last, entertain the hope that Christ would not endure the death that made as horrible as infernal wisdom could make it. He endeavored to prove the correctness of his assertion that Christ was not self-sacrificing. Ang kanyang pag-iisip na si Kristo hindi self-sacrificing. Kung hindi papahirapan niya si Kristo, kung magpaplano siya na papatayin, no? He carried out murder of Christ kasi walang other reason that he's entertained that hope that Christ would make not endure the death made as horrible as internal wisdom could make it, so endeavor to prove that correctness of his assertion that Christ was not self-sacrificing. Iniisip niya na si Jesus hindi self-sacrificing pagpapatayin, hindi ito matitiis ni Kristo at ano, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan. At kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan, matatalo siya. Pero hindi ginagamit ni Jesus ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Sapagkat determined si Jesus Christ na through His humility, He will conquer the mystery of iniquity. No? Ang paraan ni Jesus Christ ay ang pagbaba sa sarili, matatalo niya ang kasamaan. No? Actuated by satanic influences, the crowd clamor for the crucifixion of Christ. All heaven watched and successive step of Christ's humiliation, His trial, rejection and death. When one of the cross, he exclaimed, "It is finished." No, nang siya napako sa cross, sumigaw siya ng malakas, "It is finished." The warfare was ended.
Noong namatay si Kristo sa cross at sumigas siya, natapos na. The warfare was ended sapagkat sa panahon na siya ay namatay doon sa cross. Natalo niya ang misteryo ng kasamaan sa misteryo ng kabanalan. Ha, napapansin ninyo? Then, the blood of the innocent was shed for the guilty. Ang dugo ng inosinteng kahalili. Para sa taong nagkakasala at sino mang nagtitiwala sa kanya ay magtatagumpay laban sa kasamaan. He himself led every scheme, planned every evil implement, every mind of to bring affliction on Christ. He himself instigated the false accusation against one who had done only good. He himself inspired the cruel deed that added to the suffering of the Son of God, the pure, the holy one, the innocent. By his course of action, Satan has poured a claim by which he himself will be bound. The heavenly universe will bear witness to the justice of God in punishing him. Heavens itself saw what heaven would be if he were in it. The heart of all in the heavenly universe were united in regarding God's law as changeless. No? They supported the government of him who, to redeem the transgressor, spared not his own son from the suffering, the penalty of sin. And in his ministry, Christ kaya ng Panginoon ng Diyos. Napapansin ba ninyo yan? Na bakit kailangan mamatay ang anak ng Diyos? Kung totoo na ang batas na babago, bakit kailangan pang mamatay ang anak ng Diyos? Marami tao mayroong kamatayan dahil sa penalty ng kasalanan. Bakit ang tao may kasalanan? Dahil linabag nila ang batas. Dahil sa paglabag sa batas, mayroong kabayaran. At ang kabayaran, kamatayan. At ang kamatayan ito hindi mababago. Dahil pinayagan ito ng Panginoon sa Kalbaryo sa Cross. Gumawa si Satanas ng hakbang Satan forward at sin but which he himself would be bound. Gumagawa siya ng panggapos na siya mismo ang nagagapos. Heavenly universe will bear witness to the justice of God. Ano bang justice doon ng Panginoon? Na ang justice ng Panginoon, mayroong batas na nilabag, ito yung kaparusahan. So, yung kaparusahan, mamatay dapat ang tao, kinuha niya ang parusa na para sa tao.
Dahil ang batas hindi mababayaran. So siya ngayon ang nagbabayad dahil sa paglabag ng batas. No? Heaven itself, so what heaven would be if he were in it. The height. Kung alam niyo, dapat tayo ang mamatay. Pero dahil sa batas ng Diyos na hindi mababago. Dahil ang anak ng Diyos hindi tumanggi sa kaniyang sarili na mamatay para sa kasalanan ng marami. Na mapapansin ninyo, as sinless, no? Ang batas ng Diyos, pabor sila na hindi mababago ang batas. So, they supported the government of him who to redeem the transgressor. Sinusuportaan nila ang panggoberno ng Panginoon. Sabi nila, tinitingnan nila ang rebellion. Pero lahat ng mga planeta ay nakikita na nila ang kasinungalingan ng kaaway. Na hindi ang Diyos tama sa kaniyang pagtanggol sa kaniyang batas na hindi pwedeng mababago. No? Spared not his own son kasi hindi niligtas ang kaniyang sariling anak sa parusa sa kasalanan. No? In his ministry, Christ by word and deed vindicated and honored God's law. No? It was for this purpose that he came unto the world. No? Ito yung dahilan kung bakit na gusto ni Satanas na mababago. God omniscient and immutable. Yung omnipotent ay all-powerful, all-knowing. Alam niya lahat. At hindi mababago. By perverting them, he seek to give human being an unfavorable impression of God. Throughout his rebellion, he has sought to represent God as an unjust, tyrannical being. All throughout the controversy, ito yung ano nila, ang Diyos ay hindi justisya, siya po'y tyrant being. Pero hindi yan totoo, that is only accusation. But Satan's hypocrisy has been unmasked. Ano ba itong unmasked? Sa lahat niyang hypocrita, mula sa sabsaban. Nag-umpisa ang kanyang buhay mula sa sabsaban. Lumaki siya. Humility in humbleness, no, sa pagiging magalang sa kanyang magulang hanggang nag-umpisa sa kiya sa kanyang ministry. Buhay. Alang ginagawang kasamaan.
Pero nakikita, napapansin ninyo, nakikita ito ng mga anghel sa lahat. Ang pinatay ang maskara na lahat niyang accusation sa Panginoon sa kanyang karakter, no? Lahat niyang accusation sa kanyang batas, lahat niyang accusation sa natapos sa krus ng Kalbaryo, pero doon sa krus ng Kalbaryo, nahubad ang maskara ni Satanas. Ang buong universo, nalalaman na ang misteryo sa kasamaan, and the mystery of the iniquity, there is no longer iniquity, is no longer mystery, because Christ unmasked the mystery of iniquity, and He opened the mystery of godliness. Mating na ang kaligtasan sa langit at kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at kapahamalaan ng kanyang Kristo. No, sabi niya, nung napako siya sa cross, ngayon dumating na ang kaligtasan. Kaligtasan saan? Sa buong universo. No? Hindi lang sa langit, sa ibang planeta, kundi sa ating planeta. Dumating na ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo. Ang Kristo na mamahala na sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong ng ating mga kapatid na siya sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Nung si Satanas ay mula sa langit, he is the accuser of the brethren. Tagapagsumbong siya. Ano ang gawain ni Satanas ay hindi pa napako? Ano ang gawain ni Satanas nung hindi pa napako si Kristo sa cross? Siya ay tagapagsumbong sa mga kapatid sa harapan ng ating Diyos. Ano bang ibig sabihin ng tagapagsumbong? Ano bang ibig sabihin ng accuser of the brethren? Nung hindi pa napako si Jesus Christ. No? At mapapatunayan yan sa Biblia. No? Sa Hob, ito yung nakasulat sa Hob, 1, Kapitulo 1, size hanggang 8. Napapansin ninyo, itong aklat ng Hob, napapansin ba ninyo? Ipapaliwanag ko ito. Mayroong, nung nag-aaral ako ng theology sa Mountain View College, mayroong talakayan kami sa aming classroom patungkol sa aklat ng Hob. Ano ba itong aklat ng Hob? Bakit si Satanas akyat pababa yan sa langit? No? At hindi ko yun naintindihan doon. Na bakit si Satanas at ang Diyos nag-uusap pa?
No, ipapaliwanag ko ito kung anong pangyayari nung hindi pa napako si Jesus Christ sa langit, nung hindi pa napako sa si Jesus Christ doon sa cross, si Satanas, akyat pababa pa yan siya. Mayroon pa siyang access to enter heaven. No, bagamat nahulog siya sa lupa, pwede pa siyang aakyat sa langit. At saan natin yan mababasa? Sa aklat ng Hob. No, mapapansin ninyo, ito yung tala sa Hob 1:6. Yung pagiging accuser of the brethren. Isang araw nga ay ang mga anak ng Diyos. No, mapapansin ninyo, isang araw nga ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon, nagsipagharap sa Panginoon, at na si Satanas, nagsiparoon din naman, nakasama nila. Ah, mapapansin ninyo. At sinasabi ng Panginoon kay Satanas, saan ang gagaling? Saan ka nang gagaling? Nang magkagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon na nagsasabi, nagparuot parito sa lupa at nagsisipanhik banaog doon. At sa utso, at sinasabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang napansin ang aking lingkod na si Hob? Sapagkat walang gaya niya sa lupa. Nasakdal, matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. Kung mayroong pinagmalaki ng Diyos na lingkod sa harapan ng lupa, si Hob. Ito yung lingkod ng Diyos na pinagmalaki niya sa kahit sa harapan ni Satanas. Nung napapansin ninyo, dito natin maunawaan na si Satanas ay accuser of the brethren. Nang nagkakaroon kami ng discussion, ano ba itong... ano itong mga anak ng Diyos? Mayroong ilang grupo nag-interpret na isang araw ng mga anak ng Diyos ay nagsiparoon, nagsisiharap sa Panginoon. Ang iba dito nag-interpret na ito yung mga anghel ng Panginoon na nagkakaroon ng mga gathering sa anghel ng Panginoon ay naparoon din si Satanas. Pero hindi yan anghel. Wala tayong mababasa na ang nagkakatipon dito mga anghel. Kundi sinasabi dito isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon, magsipagharap sa Panginoon. Si Satanas ay naparoon din, nakasama nila. Ano itong anak dito na nagkakatipon? Atin itong maunawaan kung ating maintindihan ang isang organisasyon. Ang isang organisasyon, mayroong mga council. Ang ating universo, hindi lang ang ating planeta ang mayroong tao na ginagawa niya. Ang ating Milky Way galaxy, ang araw natin ay 400 billion ka mga araw. Sapagkat ang galaxy, mayroon siyang 400 billion star. At bawat araw, mayroon din mga planeta. At hindi lang ang ating planeta ang mayroong tao. At araw dito na ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon, nagsipagharap sa Panginoon, ito yung tinatawag na Universal Council. No? Nang hindi pa nagkakasala si Adan, pwede siyang representative sa Universal Council. Si Adan sana ang representative dito. Pero nung nagkakasala na si Adan, ang scepter of power, nagiging hawak na ni Satanas, pwede din siyang aatin sa Universal Council. Nung nagkakaroon pa nga, itong tala ni Hob, ito po ay Universal Council. Minsan ang Panginoon, pinapatawag niya ang mga tao sa ibang planeta, sila po'y nagtipon-tipon sapagkat sila po ang tagapamahala at nandoon din ang representative sa ating planeta sapagkat hindi na pwede si Adan, alipin na siya ni Satanas, walang ibang representative na pwedeng aatin sa Universal Council kundi si Satanas. Na si Satanas, naroroon din kasama nila. So, umaatin din siya sa Universal Council sa langit. At napansin ang aking lingkod na si Hob sa lupa. No? Wala.
Pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy, lumabas si Satanas at mula sa harapan ng Panginoon. Napapansin ninyo yung pagiging accuser ni Satanas sa mga brethren? No? Sa chapter to, at nangyari nang walang nagawa si Satanas, nangyari uli na nagkakaroon ng anak ng Diyos ng pagkaharap sa Panginoon. Nagsiparoon din sa Satanas. Alam ninyo, itong axis ni Satanas na pwede siyang aatin sa Universal Council hanggang sa cross lang yan ng Kalbaryo. Pagkatapos sa cross, at no? Sabi niya sa Apokalipsis, no? Magalak kayo o langit sapagkat aba ang lupa, sapagkat si Satanas ay nahulog diyan, no? Mapapansin ninyo, mayroong mga sa Biblia na si Jesus Christ hindi pa napako siya, accuser siya sa brethren, katulad sa Lucas 22:31. And the Lord said to Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sweep you as wheat. Si Apostol Pedro, siya po'y kasama sa inner circle of 12. Alagad siya ng Panginoon. Pero napapansin ninyo, accuser pa rin sila sa bawat alagad ng Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, Simon, Simon, behold, sabi niya, tingnan mo si Satanas, ay he desire to have you. Gusto ka niyang, makukuha, no? He may sweep you as wheat. Gusto ka niyang ligligin katulad ng trigo. But I have prayed for thee that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee unto prison and even unto death. And he said, I tell you, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shall thrice deny that thou knowest me. Sabi niya, nakapapansin ninyo, Satan is the accuser of the brethren. At hinihingi niya si Apostol Pedro na kanyang maliliglig. No, si Zacarias, habang si Zacarias naglilingkod sa templo, sa sulat sa Zacarias 3:1, si Satanas, pinupuwint niya si Zacarias na naglilingkod. Si Zacarias nakadamit ng damit marumi. Pero sabi ng Panginoon, hubayrin mo ang kanyang damit, suutan mo siya ng lino. No? Pero mapapansin ninyo, siya'y dinaig dahil sa dugo ng kordero, dahil sa salita ng kanyang patotoo. Hindi niya iniibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Alam ninyo, yung mga alagad ng Panginoon magtatagumpay, hindi lang si Kristo ang nagtatagumpay kay Satanas, na si Satanas hindi na pwedeng makaakyat sa langit. Nung natapos ang cross, hindi na siya makaaten sa Universal Council ng Panginoon. Sarado na. Ito yung kompleto. Pagbabasahin niya, itinapon na siya sa lupa. Hindi na siya pwedeng, at naghahari na ang Kristo sapagkat natalo na si Satanas sa digmaan. No? At ang mga tao din, dahil
kayo. Ito yung talata sa Revelation 12:12, sa digmaan. No? Kaya't magagalak kayo o mga lahat kayong nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ang dagat sapagkat we have the assurance of victory. Not by our might, but by the blood of our Savior. No? Ating susundan ang kanyang mystery of godliness. Ito yung klaseng weapon, kung ano ang ginagamit na weapon ng ating Panginoon, ito din ang ating gagamitin na tayo po'y magtatagumpay. Sa Revelation 12:13, at nang nakita ng dragon na siya'y inihagis sa lupa, inusig niya ang babaeng nanganganak ng sanggol na lalaki. No? Kaya nga mayroong pag-uusig, ito yung dragon, pinalayas na sila, wala ng pag-asa, sarado na, no? Ay ang gusto niyang kalabanin ay ang babae. At ang babae, ito po yung iglesia. And sabi niya dito, ang dragon was wroth with the woman. No? Ang dragon nagalit laban sa babae and went to make war with the remnant of her seed. Itong babae, ang babae ito, nagsimbolo sa bansang, ang tunay na iglesia, ang Israel, pero ang Israel, ang iglesia, mayroon siyang remnant. No? Dito po yung remnant of her seed, the remnant of Christ. Ano itong remnant? Paano natin ma-identify? Which keep the command. Ng Panginoon, sinunod niya ito. At siya'y hindi nagkakasala. Pangalawang ginawa ni Jesus Christ, sinunod niya ang batas ng Panginoon to even to the letter and he magnify the law of God. No? Hindi lang niya nilabag, hindi lang niya sinunod ito, kundi he magnify the law. No, mapapansin ninyo, hindi, nang si Satanas, tinataas niya ang kanyang sarili, si Jesus Christ, tinalo niya ang kasamaan sa pamamagitan ng pagpakumbaba sa kanyang sarili, sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanyang sarili. Ngayong gabi ating natutunan ang isang katotohanan. Sana sa susunod nating paksa, mayroon tayong matutunan at sa susunod, abangan ninyo ang Revelation 17. Ating natatapos ang pag-aaral sa Revelation 12. Ang kalahati ng Revelation 17, mayroon pang mga kalahati na dapat kong ipapaliwanag at dapat ninyong maintindihan. At hindi ko na itatalakay ang patungkol sa damit ng babae, na scarlet na damit, hindi ko na
pag-aralan, hindi ko na itatalakay ang symbol, at yung 10 kings, at hindi niyang pag-aralan sa susunod, no? Yung mga hari na mga babangon, at mayroon din niyang kinalaman sa Revelation 13. No, at maraming salamat na inyong natutunghayan ang ating pag-aaral ngayong gabi. At bago tayo matatapos, akin kayong inanyahan na tayo po'y yuyuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat ngayong gabi na aming natutunghayan ang isang pag-aaral patungkol sa digmaan sa kalagitnaan ni Kristo at ni Satanas. Isang digmaan na nagmula sa langit, nagpapatuloy dito sa lupa, natapos sa Kalbaryo. At nagapi ang kaaway at naanmas, nahubad ang kanyang maskara, na ang kasamaan nakita sa buong universo. At ang dahilan kung bakit namatay si Kristo doon sa cross, isang patunay na ang batas sa langit, ang batas sa Garden of Eden, hindi pwedeng mababago. Immutable and unchangeable. At ito yung kung bakit tay si Kristo doon sa krus, ito po'y patunay na ang batas na nilabag kailangang bayaran at hindi mababago. Marami pong relihiyon ngayon sa aming kasalukuyan na kanila pong sinasabi na ang 10 utos ng Diyos ay wala na. Natapos na sa krus. Isa pong kasinungalingan at ito po'y tinig ng kaaway. Nang dito po ang aming tinig, Ama, sumisigaw sa pamamagitan ng internet. Umaasa kami na ito'y lalaganap sa buong daigdig, sa buong mundo, na habang mapapakinggan ito, makikita nila ang tunay na larawan ng digmaan sa langit. At umaasa kami na sino mang mga tao na nagtakwil sa kautusan ng Diyos at kapag mapapanood nila ang talakayang ito, kanilang maunawaan na ang batas ng Diyos ay hindi kailangang mapabago. Maraming salamat, Panginoon, at umaasa kami sa inyong gabay, patnubay, pangungunahan ninyo ang aming ministry, na maraming mga taong inyong pagpapalain na sila po'y makalabas sa hawla ng kaaway na ginagamit ni Satanas. Marami pong salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Umaasa kami na inyong pangungunahan ang ministeryong ito na maraming mga taong mamumulat sa kadiliman. Maraming salamat, Ama, sa inyong pangunguna. Kami nagpapasalamat na inyong pinangunahan ang ministeryong ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.